dynasty siya. Nakinabang siya sa workings ng political dynasty. Siya ay nakinabang kung ang sistema ay corrupt, nakinabang siya doon. Paano na-prop up ang Duterte family sa buong Davao kung wala man lang bahid ng korupsyon yan? Kung wala man lang bahid ng krimen yan? Siya ay nakinabang doon sa ginagawa ng kanyang tatay para ma-entrench ang Duterte clan sa loob ng Davao, which includes the killings. And siya ay namumutawi sa kanyang bibig ang mga ganyang klaseng at attitude na I could just describe as kanan, ano? Makakanan na kaisipan. O, tingnan mo na lang kung paano niya ginagamit ang DepEd position niya, hindi para maging Secretary of Education, kundi para maging number one red tagger sa buong Pilipinas. Kaya it's impossible na magiging totoo siyang oposisyon. Yan ay isang wishful thinking, pero that's what it takes para siya ay maging genuine na maoposisyon laban kay Marcos.